Hello everyone, welcome back to my channel, and for today's video we will be trying out the new Vice Cosmetics Endless G collection. So I have 3 products from the collection. I have the foundation, yung kanilang soft filter translucent loose powder, and kinuha ko rin yung kanilang buff and blend foundation brush. So without further hanash, let us start. Kaka-receive ko lang nito actually kanina, and agad-agad gusto ko na kagad siyang i-test out. So let's start first dito sa kanilang weightless foundation. So ito yung kanilang packaging. It's a glass bottle, which actually looks very classy kahit na affordable siya. This is 30 ml, and I got the shade light medium 3. Sana sakto siya sa akin. And ganito yung itsura ng kanilang dispenser. I love it. It's a pump bottle. Swatch ko lang yung product. Oh, mukhang sakto sa akin yung shade. Again, this is light medium 3. Yes, I think this is a good shade match. Yeah. Sakto lang yan sa akin. Mm-hmm. Good, good, good. Buti na lang. I think they have a total of 8 shades dito sa kanilang foundation. And in fairness, for a foundation, ang daming shades na nun. So props to Vice Cosmetics for releasing 8 shades dito sa kanilang foundation. And knowing Vice Cosmetics, this is very affordable. Sabi nila, this is medium buildable, lightweight, and long wearing. I will apply it using the brush, itong buff and blend foundation brush. Kasi ang dami nagsasabi, ang lambot daw nito. And yes, ang lambot niya nga, dito pa lang sa kamay ko. Alam ko nang malambot siya sa mukha. And ganito usually yung mga bet ko na foundation brush. Parang dense siya, tapos soft. Hindi siya yung makakatusok or makati sa mukha. So, napansin ko lang ha, medyo nag-oxidize siya. Pero hindi naman drastic. Mas nag-blend na siya sa skin ko. So talagang ka-shade ko siya. Ito talaga yung shade ko. As you can see, kunain ko muna tong side na to. So kinakabahan lang ako, baka kapag in-apply ko na siya sa buong face, magmukha siyang mas deep than my skin tone. So, half muna yung lagyan natin para ma-compare natin yung coverage niya. Sabi ko na ba, magugustuhan ko tong brush. Ang lambot niya sa face. Para siyang yung ano, Rare Beauty ng foundation brush. Yung ganito rin yung shape. Oh my gosh, grabe yung coverage. And sabi nila, healthy matte finish daw to, which yun din yung nakikita ko as of now. It's really matte, hindi siya yung mukhang super glowy, but hindi siya flat. So there is still glow. As you can see, ayun, nagka-catch pa rin siya ng light. And yun yung hinahanap ko kapag mga matte. Ayoko kasi nung super flat na matte. Grabe yung coverage kasi meron akong unevenness here. Nakita nyo naman yun kanina, and I also have dark spots. But as you can see, sa first layer pa lang, it covered everything. Ito yung tipong hindi na talaga akong magko-concealer sa mga dark spots ko. And it's a good shade match. Ang happy ko, nakuha ko yung shade ko talaga. And grabe the coverage. Ito yung wala, ito yung meron. So, dun sa pinump ko kanina na isang pump from the bottle, siguro mga 1/2 to almost 3/4 yung nagamit ko on this side of my face. Hindi ko pa ngayon as in fully pinump kasi medyo nag-ingat ako, baka masyadong marami yung madispense. But as you can see guys, ang ganda nung coverage. Ang ganda rin nung finish. I am not usually a fan of matte finishes, but tama yung claim nila, it's a healthy matte finish. I like how it still catches light. Ang ganda niya guys, both dito sa screen na merong artificial lighting and sa mirror right now, pati yung shade match, sakto siya sa akin. So let's see if this is buildable nga. So try kong patungan pa itong area na to para lang makita natin kung magki-cake ba siya or what. Yes, it's buildable. So far ang light niya sa face. Kahit ang ganda ng coverage na, hindi siya mabigat sa face. Okay, on the other side, ang gagamitin kong pang blend is Beauty Blender para lang meron tayong comparison if mag-iiba ba yung finish kapag magkaibang tool yung ginamit. Pero with the brush, ang ganda guys. As in. Tapos, ang ganda rin ng mismong brush nila. Kung naghahanap kayo ng dupe ng Rare Beauty na kasing soft niya, ang ganda nitong brush na to. Wala rin siyang scent. Yeah, wala siyang fragrance. So, I have here a damp sponge. Okay, ang dali niya rin i-blend using a sponge.
super dali pag sponge. As in, okay, I noticed a very minimal difference lang naman when you use a brush and a sponge as an applicator. So as you can see here, dun sa brush, mas matte talaga siya, mas may coverage. And dito naman sa side ng sponge, mas skin-like siya, mas merong glow, and mas manipis yung product na sitting on top of your skin. So, depende na lang yan sa inyo kung gusto nyo ba makuha yung as in extent ng coverage ng foundation and yung less na pagkain ng product, you can go for the brush. But when you want this type of finish, yung talagang very skin-like, manipis lang siya, the skin is still peeking through, and mas merong glow, damp sponge kayo. So, ako, may mga days na ganito, yung gusto ko talaga na finish, gusto ko yung manipis lang, yung hindi super full pack coverage. So, I can see myself using either sponge or brush. Parehas walang problema. Parehas maganda pa rin. For me, the coverage is medium to full, but the finish is just very healthy. Although, itong side na to, guys, I can say na talagang mukha ka talagang naka-makeup. So, hindi siya yung mga tipong pwede sa no makeup, makeup look. Kasi, alam mo talaga na may something. Although, hindi siya mukhang makapal, hindi siya mukhang cakey. On this side, mas natural siyang tignan. Okay, so I just added a very light and baby girl lang na blush. And, hindi na ako nag-add ng maraming cream, bronzer, or contour para hindi ma-disrupt yung base natin kasi yun na yung itetest out natin today. So, next product, let's try the Endless G Soft Filter Translucent Powder. So, this is a loose powder. Kahit ang mga local brands ngayon ay naglalabas ng kanilang mga pressed powder, ang nilabas ni Vice Cosmetics is a loose powder. So, ako, honestly, guys, mas pressed powder talaga ako. Mas nadadala ko siya kahit aalis ako. For me, usually kasi talaga mas fine. Mas may hindi mukhang makeup-y kapag press powder, and yun nga lang, medyo makalat talagang dalhin. Or kahit gamitin sa bahay yung loose powder kasi talagang gumaganon siya. Like this one, wala siyang stopper. Ito yung kanyang packaging. And then, meron siyang puff na kasama. And this is how it looks like. So, yes, yun nga lang, wala siyang stopper. Sobrang pino nung powder, as in, parang naglalaho siya or nagme-melt siya sa kamay ko kapag ginaganyan ko siya. So, the powder itself, it's very promising. So, kapag mga ganitong powder, I always use a brush. So, may mga excess pa na powder na natira dito sa mismong packaging. Yan na lang yung kuhanin natin. So, ayan siya, guys. As in, super duper fine. As in, ayan, nag-melt na kagad siya sa balat ko. Ganun siya kapino. And by the way, ito na yung foundation kanina. Medyo nag-oxidize siya, guys. Okay, for the powder, dito muna tayo sa side na to. Mag-apply so we can compare. Kasi sabi nila, this is smoothing, this is blurring, and this is lightweight. And alam ko meron din tong ceramides. It also has vitamin C. So meron din silang mga nilagay na skin-loving ingredients. So, let us see. Kahit ba hindi ako team loose powder, mako-convert ba ako nito? Pero naalala ko sa kanya yung Laura Mercier na loose powder, ganun siya ka-fine. And pati yung pagiging translucent niya. Blurring effect, whoo. Dito muna sa part na yan. Ang laki nung difference in terms of this side na nalagyan ko na nung powder, and on this side. As you can see dyan, mas kita yung mga texture. Although, nabawasan na talaga siya dramatically because of the foundation. But, kitang-kita pa rin. Ito yung may sheen. And, as you can see here, na-blur out niya and na-set niya at the same time. But, it's very lightweight. Ang lightweight nitong powder na to. As in, nag-melt na talaga siya kagad sa skin ko. Ayan, guys. Super fine niya. As in, para siyang usok, guys, kapag yung tinatap ko yung excess. So, I will put na on the rest of this half ng face ko. Naalala ko sa kanya yung Laura Mercier talaga na translucent powder. Kasi fresh pa yun sa isip ko. Nagpa-makeup kasi kami nung, nagkwento na bigla. Nagpa-makeup kasi kami nung kasal ng friend namin. Tapos yun yung gamit niya sa akin. As in, yung makeup artist, super favorite niya raw talaga yung translucent powder ng Laura Mercier compared sa Charlotte Tilbury na pressed powder. Kasi sobrang fine daw talaga. As in, sirampolan niya ako. Pinag-compare niya yung isang half ng face ko na meron and yung wala. And yun yung naalala ko dito. As in, yun siya, guys. Hindi siya mukhang powdery. Kasi ako, kaya usually, prefer ko talaga ang pressed powder. Kasi yung mga loose powder na natatry ko, mas mukha siyang powdery on me. But this one, sobrang hindi siya mukhang powdery. As in, sobrang fine. Again, ito yung side na meron na. And ito yung wala pa.
Sobrang natural, sobrang fine. I like how it's just melting on my face. Grabe, ang gagaling ng local brands ngayon. Ang galing, grabe. Yung labanan ng powder ng local brands, I really want to make a video about it kasi ang dami ko ng collection ng powder from local brands na talagang ang gaganda. Na kahit ako ngayon, hindi ko alam kung ano yung huhugutin ko sa kanila kapag nagme-makeup ako kasi lahat sila maganda. As you can see, ayan, kita pa yung mga texture. But here, it's all blurred out, yet it's... Basta gusto ko ipahawak sa inyo, guys. As in, para talaga akong walang powder. Isa to sa pinaka-manipis na powder, pinaka-fine na powder na na-try ko this year. Ang nipis niya talaga. Okay, so lalagyan ko na rin tong side na to. I'm in love with how my base is looking like right now. As in, oh my gosh, ang galing nila sa pag-formulate nung foundation that is full coverage, medium to full coverage, is buildable, and then a healthy matte finish. Plus, the translucent powder na sobrang fine. It's just very fine. It's blurring, it's smoothening, and sobrang nipis niya on face. Pareha silang hindi mabigat sa face. Kasi imagine if naglagay pa sila ng as in coverage sa powder, it will put a lot of weight dun sa product and masyado nang magiging mabigat if full coverage na rin yung foundation. Sobrang balance nung dalawang base. The balance of these two products, ang ganda. As in, ang ganda, guys. And also, the brush, guys, panalo. Kung matagal na kayo naghahanap ng dupe ng Rare Beauty, this is the brush. As in, ito siya, 10 out of 10 perfect dupe dun sa Rare Beauty na brush. Ang ganda, ang lambot sa face. It's like a hybrid of beauty blender and a foundation brush. So, sa ngayon, bet na bet ko siya. Pero, syempre, mas husgahan natin siya mamaya at the end of the day kung ano yung magiging itsura niya. So, babalikan ko kayo, guys. Hello mga ma'am, sir. I am back. Nakasalamin pa pala ako. So, ayan po ang lagay ng aking face for today's video. As in, super fresh ko pa, sis. As in, parang kakalagay ko lang ng foundation. Ganon. Hindi, as in, super fresh pa talaga. And kanina, by the way, just to mention, sabi ko kanina, di ba, hindi na ako maglalagay ng bronzer. But, nung nakita ko, I think medyo flat siya tignan since medium to full coverage itong foundation na to. Sabi ko, I had to put a little bronzer kahit dito man lang. Para hindi siya yung super flat tingnan. So, verdict, dito muna tayo sa foundation. So, unang-una, it's really under the foundation category. So, tama lang na hindi nila tinawag na skin tint kasi it's really a foundation. Like, ito yung alam ko talaga kung ano yung performance ng isang foundation in terms of coverage, in terms of buildability. And kanina, since first time ko siya ginamit, I think medyo naparami ako nalagay. So, alam ko na next time na sa preference ko, mas gusto ko if mas konti sana than kung gaano karami yung nilagay ko kanina, yung ilalagay ko na product on my face kasi ayoko nung super foundation-y tignan yung face ko. Kasi buildable naman siya. You can start with like a medium coverage lang and you can build it up to a full coverage. And habang tumatagal, itong dalawang base na to, mas nagiging natural siyang tignan. As in, mas nabebetan ko yung itsura niya. Kasi yung preference ko, alam niyo naman yan, gusto ko lang yung very skin-like, very natural tignan, yung hindi mukhang naka-foundation, hindi ka mukhang cakey. And honestly, I think dahil nga medyo marami yung nalagay kong product kanina, it can tend to look foundation-y, especially at first. Hindi pa siya super nagme-melt sa face ko. But now, it looks really, really good. Yun nga lang guys, keep in mind na sa akin, medyo nag-oxidize siya. Pero hindi naman yung as in super drastic na iba na yung color niya. Pero it's not as light as the first application. And for the powder, I think this is really the Laura Mercier dupe dito sa local market. It's the finest loose powder that I have tried in the local market. As in, sobrang fine. It's even finer than most of my pressed powders. I super love the combination of these two. As in, nagustuhan ko yung foundation with the help of this one and nagustuhan ko to with the help of this one as well. As in, sobrang balance yung formulation itong dalawang to. Alam nila how to get the best of each product by using the same products from their collection. I can see myself using this powder kahit hindi dun sa foundation na yun, kahit which is a skin tint or kahit wala akong base. The only downside
side for me lang talaga is the packaging. As in, yun lang. Ito yung type ng packaging na ako, sure akong hindi siya yung tipong dadalhin ko sa bag ko for touch-ups. So, yun lang talaga. So, yes, that's it for today's video. As in, Vice Cosmetics, they always deliver. Kahit yung tinted sunscreen nila, hindi ko man siya nagawa ng review, but I'm telling you guys, I'm liking it. I always wear it. Yun yung lagi kong go-to ngayon na tinted sunscreen. And kung curious kayo, I'm in the shade Freshness. So, ilalagay ko rin yung link dun sa description box. So, again, lahat ng to guys, nasa description box lang yung link. So, thank you so much for watching. I hope nakatulong itong video na to sa inyo. Let me know kung meron pa kayong mga video suggestions. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe and healthy, guys. And I will see you on my next videos. Bye-bye!